I think yung pagiging mabilis, ginamit ko siya para makuha ko yung attention ng tao. Although we have Andrew E. and Francis Magalona, bukod sa kanila, sa mga iba pang prominent na rappers, parang pagka nagsisimula ka noong mga panahon namin, mahirap, medyo mahirap. At nag-succeed ka doon? Kasi tumatak yung, ika nga yung brand na yun, ha? Pag Glock 9, may bilis. Medyo mabilis. Si Andrew Iba at saka si Kiko, si Francis, were they kind to you? Si Andrew E. ay nakita ko sa... kasi sumali ako ng rap contest sa kanyang radio program. Okay. So yan yung isa sa mga unang steps ko going into rapping. Okay. May mga times napupunta ako sa bahay niya sa BF Homes. No? Kasi may mga kabatch ako na rappers at that time na inaalagaan niya din. What about Francis? Si Sir Kicks ay ibang level. Ang naging relasyon ko kay Sir Kicks, ninong siya ng aking kambal. No? Meron siyang may time na, Sir Kicks, binyag ng mga anak ko eh. Pwede ka ba? Sabi niya. Oo, sige. Kung meron man siya, I think meron siyang lunch with his family. Yung lunch niya with his family, ginawa niya malapit dun sa binyag. Para maka-attend. Para lang maka-attend siya. Wow. Yun ang relasyon namin. Pag wala akong pan-tuition fee nung ako yung nag-nursing, kinakapalang kumuha ako, Sir Kicks, pwede ba akong mangutang sa'yo? Sasabihin niya sa akin, daan ka dito sa Bulaga, bigyan kita ng pera, pang-tuition mo, walang strings attached. Siya nagsabi nito, ang pera kinikita, ang kaibigan mahirap, sabi niya. So yun, I make it a point na maibalik ko yun dahil ayokong sirain din ang tiwala ni Sir Kicks sa akin. And kahit minsan, nahihiya akong sabihin, pero minsan pag magka-text kami niya, ang tawag niya sa akin, anak. No? Ako'y fan ni Francis M. Parang understatement nga ang number one fan. Pero parang isang tagahangay magkaroon ng relasyon sa kanyang iniidolo ay isang bagay na sobrang agang tagumpay na para sa akin. Why didn't you go international? Not that it's late, because I am in the belief that you can still go international kung nanaisin mo. Hindi po kasama sa listahan ko yun. Hindi. Talaga? Ako'y napakasimple lang po na hiniling ko dati. Ako'y gusto ko lang makasulat ng kanta. May mga kontrata akong pinirmahan na kahit na nakasulat doon eh, doon ako magra-rap sa loob ng Bulkang Mayon. Pipirmahan ko yun dahil yun lang ang gusto kong gawin ng sumulat. Kasi napakahusay mo magsulat. Isa sa mga dahilan kung bakit kayo tinatawag na Makata. Makata in the truest sense of the word. Napakahusay, may indayog yung mga sinusulat. Yung style ng rap ay naaaral. No? Maraming mga rappers ngayon na mas mahuhusay pa sa akin. Siguro dumating na ako sa point na ang aking ego ay kaya nang umamin na ako'y mas inferior pagdating sa ibang mga artists ngayon. Lalo na ngayon, napakadaming mahuhusay. Pero I think ang mahirap maaral ay kung paano ka magsusulat ng makakatawid sa nakikinig. I was asking you about the international thing because Izzy Mill, who's a Filipino, is doing well in the U.S., having signed with Dr. Dre, Eminem. Ano ang mga naiisip? What are your thoughts about it? Nakakagulat, no? Ako'y tuwang-tuwa na ako'y buhay na nakita yun. Para mabuhay ako sa time na mayroong isang Filipino na nakaka-appearan niya yung mga artists na pinakikinggan namin sa CDs, ay isang bagay na dapat na ipagmalaki mo talaga.